Napilitan lamang daw si Von Navarro na pirmahan ng police blotter kung saan nakadetalyang umano'y tangkanyang pangahalay sa isang babae. Gusto lang daw pagtakpan ng mga nambubog sa kanyang kanilang ginawang krimen. Nagbabalik si Dana Tingkungko. Sa blotter report ng Southern Police District, nakatala ang ibang bersyon ng kwento kaugnay sa pinag-ugatan ng panggugulpi kay Bong Navarro. Pirmado ito mismo ng isang Ferdinand Navarro na siyang tunay na pangalan ng aktor. Sa naturang blotter report, inaakusahan si Navarro ng tangkang panghahalay ng isang 22 anyos na estudyante. Kwento ng babae, pasado alas 10 daw ng gabi nang bumisita si Navarro sa kanyang condo unit sa Bonifacio Global City. Nang nasa loob na ng condo unit, nagulat na lang daw siya nang biglang hawakan umano ni Navarro ang kanyang kamay. Hinila raw ang kanyang buhok at pilit siyang pinaupo sa isang upuan. Doon na raw siya ng laban at tumakbo sa kanyang kwarto. Pero sinundan daw siya ni Navarro at pinilit inihiga sa kanyang kama. Tinangka pa raw ng aktor na ibaba ang kanyang shorts. Nagmakaawa raw ang dalaga na itigil ni Navarro ang pag-atake pero nagpatuloy lang daw ito at pumaibabaw sa kanya. Habang nagaganap umano ang pag-atake, biglang dumating ang dalawa niyang kaibigan at sumaklolo. Isinagawa ng dalawang taong isang citizen's arrest. Dinala raw nila si Navarro sa pulisya para maipablotter ang pangyayari. Subalit sa dulo ng blotter report, nakasaad na di na raw magsasampa ng reklamo ang babae laban sa aktor. Pero ang lahat ng akusasyon na nasa blotter report, tahasang itinanggi ng kampo ni Navarro. Bahagi lang daw ito ng plano ng mga suspect na pagtakpan ng pambubugbog, pambablackmail at pangingikil sa aktor. Ganito rin ang iginait ng manager ni Bong na si Chito Roño, extortion daw talaga ang motibo sa pambubugbog. Ayon sa security agency ng condo, wala silang access sa kwarto na pinangyarihan ng insidente kaya wala rin silang nagawa. Para sa unang balita, Dano Tingkong reporting.